Bahaging ito ay atin sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ayun mga kamaster, no, ay sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ako bila, minis shaitan na rajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hi dyan sa ating mga kabayan sa Middle East, lalong-lalo na sa Jubail, okay? Sa Al-Kubar, sa Riyadh, sa Dammam, okay? So nandito tayo ngayon sa, ano, sa Balot, Tundo, okay? Kahapon, nandun tayo sa Quezon City. Okay, so meron ho tayo itong refrigerator na ang tatak ay Panasonic na direct cooling. Okay, direct cooling na Econavi. Ito ho yun. Then, ito ho yung loob niya. Direct cooling ho yan. Yan, okay. So, ang nire-reklamo ho ni sir, yung freezer, okay, wala silang problema, gausok-usok. Pero pagdating sa baba, totally wala talagang lamig mga kamaster. So, hindi na nila itinawag kay Panasonic kasi nga napanood na ho nila tayo sa YouTube, sa vlog. So mas minarapat na lang nila na sa atin nilang ipagawa. Okay? So tuklasin po natin sa mga oras na ito kung ano nga bang nagiging dahilan. Bakit ang freezer ay gausok-usok pa pero ang fridge ay totally walang lamig, puro pawis ang nakikita nila sa loob ng fridge na to, mga kamaster. Okay? So ayun mga kamaster, no, nakapag-evaluate na ho tayo ng system dito sa likod ng refrigerator, lalong-lalo na dito sa motherboard, sa compressor. Okay? So dito sa ating motherboard, itong ating physical na appearance ng filter capacitor ay 204 microfarad na lang at yung kanyang value ay 220 microfarad mga kamaster. At sa compressor naman, meron tayo nakuha from you 14.9 V, 14.8 at WI, 14.9 mga kamaster. At ito naman, yung rated voltage ng compressor na to ay ito. So mayroon tayong nakukuha, mayroon siyang rated voltage na 240 volts, pero ang nakukuha natin dito sa actual ay 244 volts ang actual voltage dito sa bahay ng ating minamahal na kuso. So mataas, no? So sumobra naman yung itong 240 volts na rated, ang actual dito ay 244 volts. So kulang, sumobra naman, sumobra. Okay? So ayun nga pala, kung nakikita nyo, sabi ko nga lagi akong handa sa lahat ng laban. Yan, board ho tayo ng ano na to, ng ika nga ay Panasonic na to, mga kamaster. Yan, oh. Yan, pang direct cooling ito, mga kamaster. Okay? Kaya kung sakali mo may problema sa mga board, eh kumpleto ho tayo, ready tayo sa lahat ng laban. Okay? Oh, yes, Daddy. Ang tanong, okay, ayusin natin ilaw. Ang tanong, bakit nga ba yung freezer ng direct cooling ay hanip, gausok-usok, okay pa, pero bakit pagdating dun sa baba, walang lamig, pawis lang ang nakikita ng ating minamahal na customer. Bakit nga ba ganun? No? Yung freezer, napakalupit ng lamig, samantalang sa baba, as in, wala talaga. Okay, sa halip na lamig ang nakikita nila, yellow dun sa may fridge, no, kasi nagyayelong yung wall dun, dahil may coil yuho yun, ang nangyayari, puro na lang pawis. So, ito ang reason, mga kamaster, ituturo ko sa inyo. So nakikita nyo ho yung salarin mga kamaster, no? Oh, ito yung salarin. Mayroon pong leak, no? Sa may suction line, then leak sa may charging line, sa may access valve, no? Sa may service valve. Then doon naman sa may filter dryer mga kamaster, okay? So ito yung nagiging reason, no? Bakit yung ating freezer ay napakaganda ng lamig samantalang sa baba ay napaka wala na, walang lamig, madaling sabi, no? Wala nang lamig, pawis-pawis na lang. Bakit? Kasi nga ho, less na po yung refrigerant sa system mga kamaster. Klaro? So ang gagawin ho natin, no, papaandarin ho muna natin yung system na to at kukuhanan ho natin ang actual na parameters upang malaman natin yung before and after na parameters mga kamaster. Okay? So ayun mga kamaster, no, nakaready na ho tayo lahat. Ipapaandarin ho natin yung refrigerator na to para malaman natin kung operational nga ba ng maayos ang compressor bago tayo magpusid sa pag re-reprocess. Ganun ho ha, hindi yung bira lang tayo ng bira. Okay? Pandara natin. Puputok ko ng tao. Boom! Wala pa. Yan. Tatawa si sir, oh. Tingnan natin kung aandar dito, ha? Iyon, umandar, oh. So, ang mahalaga dito, mga kamaster, ay umandar ang compressor kaya mababa man yung pressure ng system. Ang mahalaga ay buhay yung compressor. So, may pag-asa.
Hanggat buhay ang compressor, may pag-asa na maayos natin yung system, okay? Oh, yes, Daddy. So meron tayong nakukuhang 0.7 amperes mga kamaster. So since nga na 0.6 bumababa pa. So since nga na may nakita tayo yung mga irregularity dito, no? Yan, oh. So dahil nga may leak yung ating ating mga connection, ang gagawin ho natin ngayon sa mga oras na ito ay magsi-system reprocess na ho tayo mga kamaster, okay? 2,000 years later. So, ayun mga kamaster, no? Pagkalipas po ng mahaba-habang oras, tayo po ay tapos na. Nakapag-reprocess na po tayo, no? So, ito na ho yung ating, yung ating filter dryer. Pinalitan na ho natin siya. Ito yung dati. Yeah. Ayan. So, bali tatlo ho naging problema, no? Neto, may leak dito sa may connection ng suction line. Then, dito sa service valve. Then, dito naman sa ating, filter dryer mga kamaster. Ngayon, kung hindi nyo na itatanong, kamaster, nagyayelo yung suction line mo. Wala, yari ka dyan, kamaster. Ito nga ho eh. Bago ho tayo mag-react, kaya ako pinayelo yan, sinadya ko ho talagang pinagpayelo yan para ho makapagbigay na naman sa inyo ng mga magagandang tutorial, no? Na tips, ika nga. Ang tanong kasi, bakit kamaster nagyayelo ang suction line, no? So ang tanong, ang lagi kong sagot dyan, nagyayelo po ba yan after nyong magawa o nagyayelo na siya, hindi pa nagagawa? So, ang sabi ng mga kabayan natin technician lagi ay, nag-yellow po kamaster after kong magawa, nire-reprocess ko po. Ayan. So, dapat maganda yung ating katanungan kompleto dahil maganda rin ang ating mga kasagutan kasi hindi ho mag-yellow yan kapag ka hindi pa nare-reprocess. Karamihang tanong ng ating mga kabayan natin technician, nag-yellow yung suction line after nilang ma-reprocess. Kung mapapansin nyo, nag-yellow ho talaga. Okay, so nahinangan na pala natin yung leak dito sa sa suction line, then dito naman sa service valve, no. So ito ho yung before natin, bago natin hinangin. At ito naman ho yung sa service valve, ito naman yung bago natin hinangin, at ito yung before and after mga kamaster. Okay, so proceed ho tayo dito sa tanong ng ating mga kababayan na technician. Bakit nagyayelo ka master yung ating suction line after kung ma-reprocess? Okay naman, mainit naman anya yung aking filter dryer. Kuha na natin ang temperature para makita nyo, malaman nyo na talagang swabing-swabing ating filter dryer. Kuha na natin ang temperature, tika lang ha. Yan. Okay. Yung ating in, 120 degrees Fahrenheit, yung ating out, 97 degrees Fahrenheit mga kamaster. So, pwede pakasalan. At ang ating high head ay 119 degrees Fahrenheit. So, luluto pa doon ng luluto yan. Okay, ito ang sagot. Bakit nga ba nagyayelo ang suction line mga kamaster? Ang tanong din, ilang PSI muna yung suction line mo? Ito. So, yung suction line pressure pala mga kamaster natin ay 2 PSI. Klaro? 2 PSI. Ngayon, tingnan natin yung rated yung design na refrigerant ng ating compressor. Ano nga ba? R600 nga ba o 134A? Ito po yun. So, ibig sabihin, R600 po yung ating kaharap ngayon. Ibig sabihin, automatic, ang design working pressure standard ho ng R600 ay negative 1 PSI mga kamaster. Ulitin ko, negative 1 PSI. Ibig sabihin ng negative 1 bago mag-zero. So, ibig sabihin, overcharge po tayo. May mga pagkakataon na ang ating mga kababayan na technician, lalong-lalo doon sa mga baguhan, ang akala nila ang pressure ng R600 ay 5 PSI o 3 PSI. Tapos tatanong sa ating kamaster, ano, nagyayelo yung ginawa kong refrigerator, yung suction line. Ano bang freon yan? R600 to. Ilan ang PSI yung pressure mo? 5 PSI. Nakapa! Ay, babawasan mo yan. Ay, disaloy yan. Ay, overcharge. O, yun. So, ganun ho. Kapag ibig sabihin pala, kapag lumagpas pala ho tayo doon sa standard design working pressure ng isang refrigerant, lalong-lalo na dito sa R600, ay magyayelo po yun. So, indication lamang ho yun na over na yung ating karga sa system. Kapag overcharge, hindi rin ho basta-basta lalamig ang ating refrigerator kasi nga over. So, ang mangyayari po yan, maapektuhan po ang ating compressor in a long run. Paalala, in a long run. Kung hindi ho natin pa bibigyan ng agarang solusyon, magkakaroon po tayo ng problema sa mechanical compressor mga kamaster. Hanggang sa susukan na lang ng langis yan. Dahil nga nabubulunan,
'di ba? Overcharge, so apektado 'yung ating mechanical system, mga kamaster. Okay? So 'yan, ang ating actual pressure ngayon ay 2 PSI. Ayan. So ayan ah, nakita niyo na no na kung bakit anong dahilan bakit nagyeyelo ang suction line after nating ma-reprocess. Unang-unang dahilan, siyempre overcharge. Ngayon, ang tanong naman, eh kamaster no, nasa wala pa nga ako sa negative 1, nasa ano nga ako, nasa negative 10 pa nga lang yung ano ko, yung pressure ko, pero nagyeyelo ang suction line. Anong problema? Ito po, ang problema, ang posibleng problema ho niyan ay itong ating capillary, mga kamaster. Oh, yes, anong daddy problema? Posibleng barado ho ang ating capillary o di naman kaya merong langis ang ating capillary, hindi ho tayo nag-flushing, hindi ho tayo nag-purging, hindi ho tayo nagpahigop ng flow. Ito ho yung capillary. So yan po yung capillary tube natin ano, kapag halimbawa hindi pa umaabot ng negative 1, okay? Tapos nag-yellow na, may problema ho ang ating capillary. So ibig sabihin, barado ang ating capillary. Kung hindi naman barado, nakakadaan naman ang refrigerant o ang freon. Ibig sabihin, lahat ng dinadaanan, no? Yung percentage na dinadaanan ng butas. Pagpalagay mo ito yung butas ng capillary dito. So yung dinadaanan ng ating refrigerant ay nababarahan ng mga langis, mga dumi-dumi, moisture, kung hindi ho tayo nag-proper vacuum o proper flushing and purging, ika nga. So ano, nasa dalawa na tayo, no? Nasa dalawa na. Ngayon, halimbawa naman, kamaster, eh, hindi nga nag-yelo. Pangalawa, nag-yelo, kamaster, yung ano ko, yung suction line ko. Tapos ang pressure ko, nasa negative 1, pero bumababa, tumataas, gumaganon. Yan, para hindi siya stable, kamaster. Anong gagawin ko? Anong problema yan? Eto, kapag ka ang inyong pointer, itong pointer na to, no? Babataas, no? Kahit sabihin natin umaabot siya sa negative 1, babataas, unstable, ika nga, tapos nagyayelo. Ibig sabihin, ang ating system, no? Moisturized, mga kamaster. Okay? Oh, yes, may kabag ang ating system. Anong reason yun? Ay, hindi kayo nakapag-perform ng maayos na, vacuum, pagpa-flushing, pagpa-purging, lahat ng paglilinis. Hindi nyo nagawa iyon. Ang nangyari, nag-flushing lang kayo ng, hindi natin alam. Basta hindi nyo na-perform yung proper reprocess sa system. Okay? May mga pagkakataon naman na wala nga yelo. Alam mo, walang yelo. Pero unstable din. Unstable din yung ano, yung ating pressure. No? Anong problema nung kamaster? Pat ganun? Eh, wala namang yelo. No? Tapos, nasa negative 1 naman. Pero bumabagsak siya ng 20, babagsak, tataas naman ng 10, negative 10 PSI. Anong problema niyan? Ang problema ho niyan, ito, sa capillary ho, mga kamaster. Okay? Ang problema nito ay barado ho yung ating capillary, mga kamaster. Ang tendency ho niyan, no, lahat ho ng pressure maiipon dito sa filter dryer pabalik, no. So nag-high pressure siya ngayon kasi nga hindi makadaan yung high pressure dito sa ating capillary dahil nga barado. Okay, kung nakakadaan man yung ating refrigerant, kakarampot lang. Okay? Kapag kakarampot lang, mahina ho ang lamig. Kaya ang tendency babataas, unstable yung ating pointer. So may kabag din. So maraming pinanggagalingan ho yung pagyeyelo ng ating suction line. Okay? So unang-una pag reason, bakit nagyeyelo? Syempre overcharge. Okay? Pangalawa, may langis ho itong ating ating capillary, moisturized din, may dumi, hindi tayo nag-perform ng mga magagandang standard procedure. Pangatlo, nagyeyelo pero unstable yung yung ating pressure, may kabag ho ang ating system. Pang-apat, hindi naman nagyeyelo pero unstable pa rin yung pressure ng system, may problema ho tayo sa ating capillary. At idadagdag na rin natin syempre yung filter dryer, mga kamaster. Maaaring bago nga ang filter dryer na inilagay mo pero hindi ka naman naglinis ng system, so magbabara din ho yan. At eto pa, no, halimbawa hindi kamaster, nagawa ko na lahat, malinis ho ang system, lahat ng procedure sinunod ko, pero bakit nagyelo yung aking nagyelo yung suction line? So, ang posibleng may problema yun sa pagkakahinang mo, mga kamaster. Kasi, mag-ingat ho tayo sa pagpuputol ng ng capillary. Diba, pinuputol natin. Ingat po kayo kasi, kakarampot lamang ho yan na yung tipak ng capillary. Pag pumasok ho yan sa loob ng capillary mismo, magbabara ho yan. Magsesirkulito sa system yan. So, magkakaroon ng malaking epekto. Kaya, sa pagpuputol ng capillary, ingat po tayo. Okay, mga kamaster, ingat po tayo. Ang ginagamit ko dyan, mapurol na
side cutter para hindi masyadong nasusugatan yung ating ano, yung ating kapilyari, kasi pagka matalim, saglit lang putol eh. Oh, di ba? Eh pagka hindi masyadong matalim na mga dalawang ikot lang tapos ganun-ganun mo lang putol na yung kapilyari, tapos linisin niyo, pitik-pitikin niyo para lahat ng mga maliliit na hindi natin nakikita malalaglag yon. Kasi yung maliit na tipak ng mga pinaputuran natin din ng kapilyari, pumapasok ho yan dito. Nagiging cause ho yan ng pagbabara sa kapilyari. Okay, klaro mga kamaser? Ngayon, ang tanong, kamaser, anong solusyon natin dyan? O, since na-overcharge, no? Since na-overcharge, edi bawasan natin, di ba? At malalaman nyo ho yan kapag overcharge ho yung ating system, kasi nga, mataas ho ang ating amperahe. Di ba? Mataas ho ang ating amperahe. Kapag overcharge, nagyayelo na, mataas ang amperahe. Okay? Ngayon, kapag halimbawa naman, yung pangalawang reason, unstable yung ano, unstable ho yung ating pressure tapos nagyayelo. O, ibig sabihin, unstable din yung ating amperahe kasi ang ating pressure, kapag hindi unstable, pag hindi stable o unstable nga, unstable din ho yung ating amperahe. Pero pagka ganito, pansin nyo, steady yung ating ano, steady yung ating amperahe, then naka-steady lang sa negative to yung ating pressure. Ibig sabihin, overcharge lamang iyon. Pag may kabag ang ating system, asahan niyo na yung pointer babataas, babataas, tapos ang ating amperahe ay gumagalaw nang gumagalaw, babataas, babataas din. Ibig sabihin, moisturize ho ang ating system, may kabag o di naman kaya barado. Saan? Yung mga sinabi ko, barado sa filter dryer, sa capillary, then sa filter dryer, barado, then yung pinaghinangan niyo barado. Yan, kaya ingat ho sa bawat paghihinang, no? Minsan kasi sa sobrang ano natin, babad sa paghihinang, ayun na, yung ating silver rod pumapasok na doon sa kaloob-looban ng copper hanggang sa bumabara na doon sa daanan ng yung butas ng ating copper tube. Kaya nagbabara ngayon. Pag charge mo, ba't parang hindi pumapasok? Oh, kaya nga, kasi nga barado. So ganoon lang po ano, paalala doon sa mga kababayan natin technician, sa pagre-reprocess po, kailangan natin malinis ang system kasi ang kalaban ho natin sa ang kalaban ng refrigerator, mga kamaser, isa lang naman ang kalaban ng refrigerator sa mechanical. Ano yon? Moisturize. Oh, yes, kapag nagkaroon at pinasok ng moisture ang ating system, asahan nyo na magkakaroon po yan ng malaking impact sa performance ng pagpapalamig, mga kamaser. Klaro? So, ang solusyon natin dito, syempre, magbababas ho tayo ng pressure. So, ang gagawin natin, tatanggalin na ho natin to. Yan. Sasarado muna natin to. Okay? Tapos magbababas ho tayo. So, sinadya ko talagang ipa-overcharge yung para magkaroon kayo ng idea, no? Kita nyo yan? Oh. So, nagsasakripisyo tayo dito para sa ating mga kababayan na technician. Yan. Ang pagbabawas, magbabawas ho tayo sa liquid line, ha? Yan. Ilalagay ho natin yan dito. Then, magbabawas ho tayo sa liquid line. Okay? Kunti-kunti lang ho, ha? Buksan natin ng bagya yung ating, ano, yung ating liquid line. Then, tingnan ho natin dito. So, ganun lang po yung proseso kapag halimbawa overcharge ang ating system, magbabas ho tayo dito sa liquid line, mga kamaser. Kasi nga ho, di hamak na mas mabilis mag-discharge ng pressure sa liquid line. At maya-maya, makikita natin, etong yellow na yan, kapag nasa tamang karga na tayo, ay mawawala na ho yan, mga kamaser. Okay? Ang gawin natin, hayaan muna natin itong bumubula at magpasingaw muna tayo ng kakarampot, mga kamaser, para mailagay natin yung ating pressure sa negative 1. So ayun, makamaster, no, kung yung makikita, nawala na ho yung ano, no, yung yellow dito sa ating suction line. So ganun lang po yung kadali, ano, kadaling proseso kung paano mawala yung yellow. So magre-release lang ho tayo ng excess na refrigerant sa tubig, mga kamaster, lalo pat R600 ho ito. Sa tubig ho tayo magre-release ng refrigerant kapag ito ay overcharged, mga kamaster. Ang tanong, kamaster, bakit ang baba? Ba't parang negative 10 PSI na lang? So hindi muna tayo pwedeng ano, no, hindi muna tayo pwedeng magdagdag ng refrigerant pagka ganito, kasi nga ho hindi natin pwedeng sabayan yung pagme-minor ng compressor sa pagkakarga ng refrigerant, mga kamaster, no. Sasabayan ho natin siyang mag-add ng additional na refrigerant para ilagay natin sa negative 1 ito kapag humahataw na naman yung ating compressor, mga kamaster. Kasi ngayon naka-minor na, bakit? Kasi nga ho malamig na ho dun sa loob ng refrigerator, mga kamaster, sa freezer tsaka sa fridge. Kapag malamig na ang ating system, nagme-minor na ho yung ating ano,
yung ating compressor, at the same time yung pressure bumababa, no, kasi nga nagminor eh, at ang ating amperahe ay 0.7 kasi nga ho nagminor, mga kamaster. Lahat ng parameters bababa, no, kasi nga nakaminor ang ating compressor. Kapag kahalimbawa naman ayan na naman mag hahataw na naman ang ating compressor, so yun na yung pagkakataon na tayo ay mag charge ng refrigerant. Sasabayan na natin yung paghahataw ng compressor kasi nga possible na may nasisense na naman siyang heat load sa loob ng freezer, sa loob ng refrigerator, kaya kailangan niya na namang i-maintain yung temperature ng thermostat base dun sa settings. So ganoon lang po ha. So ngayon hindi na natin siya pwedeng kargahan kasi mamaya, kasi pag humataw na naman, so sigurado mapupunta na ho yan sa negative 1 PSI, mga kamaster. Okay? Ganoon lang ho kadala, no. So pupuntan ho natin dito sa loob ng refrigerator. Tingnan natin kung malamig na dito. Kuha na natin ng temperature. Iusin na natin. Usok-usok na, mga kamaster. Oh. Negative 8. Oh, yan, oh. Negative 8 degrees Celsius. Negative 5 degrees Celsius. Negative 3 degrees Celsius. So, malamig na ho yan. Then, dito naman sa baba, tingnan natin. Oh, 3 degrees Celsius, mga kamaster. Oh, yan, oh. Zero na lang siya. O, negative 1 degrees Celsius. So, ibig sabihin, unti-unti na hong lumalamig ang ating fridge, mga kamaster. Okay, balik din ulit tayo dito. So, ganun lang po kadali, mga kamaster, no? Para mag-analyze ng problema, no? Kapag halimbawa, nagyayelo ang inyong mga suction line, so, yung mga binigay kong mga reason, magagamit nyo ho yung para mag-analyze ng trouble ng refrigerator, mga kamaster. Okay, ngayon kapag hindi naman kayo nagpalit ng filter dryer tapos nagyayelo, aba, edi syempre lahat ng dumi nandun sa filter dryer, edi syempre barado ang filter dryer. Kaya sinasuggest ko sa inyo na kailangan magpalit ho tayo ng filter dryer every time na tayo ay mag-re-reprocess ng system, mga kamaster. Okay? 2,000 years later. O, so ayun, kukuha na natin ang humahataw na yung yung ating compressor. O, di ba tama tayo? Yan o. Nasa negative 1 PSI na tayo. Ito yung sinasabi ko. Yan o. So, paalala, hindi ho tayo nagkarga. Yan pa rin yung host na kung ano yung pagkakaposisyon niya, yan pa rin yun. Hindi ho tayo nagkarga. Inantay na lang ho natin na humataw yung ating compressor at eto na nga, tama nga ho tayo. Ayun, nasa negative 1 na tayo. Hindi na tayo nagkarga ng freon ha. Yan o. So tama yung ating mga sinapinagdadaldal dito, mga kamaster, na kapag nag-drop ng negative 1, negative 10 habang tayo nagkakarga, antayin niyo muna na hataw ang ating compressor, kasi kapag humataw yan, so doon natin siya malalaman kung kailangan pa nga ba nating kargahan ng refrigerant o hindi na. Eh kanina nung bumagsak ng negative 10 PSI kasi nga ho nagminor ang ating compressor, yan oh. So hindi na ho tayo nag-atubili pa, nakargahan, kasi nga ho hindi natin siya pwedeng kargahan kapag nakaminor ang ating compressor, kasi nga pag kinargahan mo at humataw, overcharge ka ulit. Okay, so hinantay na lang ho natin ngayon na humataw ating compressor, kasi nga binuksan natin yung pinto, so nagkaroon ng heat load, nung sinarado natin biglang tumaas yung pressure kasi nga hahataw na naman si compressor para i-maintain yung temperature dun sa freezer at saka sa fridge. So ayan, negative 1, wala hong daya yan ha, at hindi naman ho kaya-aya kung mandadaya tayo. Ang sinasabi ko lang ho dito, yung pupawang katotohanan para lang makapagbigay tayo ng magandang mga tips sa ating mga kababayan na technician at doon sa mga customer, at least meron na kayong idea na kapag pala nag-yelo yung suction line ng refrigerator ko at nagawa na ito, posible palang ito ang problema. Okay, yung mga sinabi ko sa inyo kanina. So ito po ay negative 1, hindi na ho tayo magdadagdag pa, mga kamaster. Okay, so okay na po ito. So maraming salamat po sa inyo lahat at magandang hapon po.